Isang mapagpala at mabiyayang umaga po sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Na magpuri sa ating Panginoon. Salamat po sa binigyan niya po tayo ng pagkakataon upang papurihan siya at mapagnilayan ang kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan ng gawaing ito. Sa gabi pong ito, may magbabahagi. Kung tatawagin ay mula sa Pedro, tinatawagan ko po ang ating kapatid na si Agrifina Mananggit. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para sa ating kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Kaya po ako natindig dito uli sa harapan para maibahagi ko sa inyo ang patuloy na nanadarama ko sa dakong ito ay ang Diyos na buhay. Ako po noong sa unang buhay ko nga po, hindi ko po siya kilala noon. Pero noong po ako ay nadako sa dakong ito, nasa pamamagitan ng mga mahal sa buhay, dito ko nadama, dito ko siya nakilala na siya ay Diyos na buhay. Dito sa dakong banal. Ako po ay sa ating pong mga kapatid na alagad na minsan nga po na binibendisyonan po sila ng mahal na apo. Yung mga minimensahe po sa atin, siya po ang nagiging gabay ko sa buhay ko ngayon. Sa bawat mensahe po nila, siya po, yun po yung pinanghahawakan ko. Kung ano po yung binabahagi nila, yun po ay nakatanim po sa aking isip at puso. Kasi po, yun po yung hinihiling ko sa Ama. Sabi ko, Ama, kung ano yung mga nararapat na gawin ko sa buhay ko ngayon, yun po ang patuloy niyo pong itatak sa aking isip at puso. Lalong-lalo na po pag nagbabahagi na po, nagmimensahe po ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo. Minsan po kasi pag dumarating po tayo dito, di po ba dumudulog tayo sa Kanya? Pag po ako'y dumulog, pagdating ko po rito, pag po siya ay nagbendisyon sa atin, di po ba binibendisyonan tayong isa-isa? Sa pamamagitan po ng pag po ako inatapat sa Kanya, pag po niya ako binendisyonan, di po ba magmamaano tayo? Minsan, kinukuha po tayo niya sa nao. Pag po ako'y magmamaano, at pag po pinisil ng mahal na Apo ang aking kamay, mayroon pong ibig, sa akin pong pakiwari, may ibig po siyang sabihin, kung ano po yung idinulog po sa Kanya, makakamtang ko dahil ako po ay naniniwala, nananalig, nananampalataya na siya nga ay Diyos na buhay. Siya yung ginagamit ng ating Panginoon sa dakong banal. Kaya mga kapatid, isa na po ako sa mapalad na binigyan ng pagkakataon ng Panginoon dito sa panibagong buhay ko. Dahil patuloy at patuloy ko siyang nadarama. Hindi siya nawawalay sa akin. Ano man ang dumating ng pasubok sa akin, nagtitiwala ako sa Kanya na kung ano man yung pangangailangan ko, kung di ko man nakamtan ngayon, di ko nakamtan bukas, mayroon pang bukas na darating. Hindi ko sinasabing, hindi na yata ako, hindi po ako nawawala ng pag-asa dahil nang makilala ko po siya, siya na po yung aking buhay, pag-asa. Kaya nga po, minsan nga po, yung po kasama kong apo, bakit nanay ganon, sabi niya, ting nakakasama ko po siya dito, di po ba ang mahal na apo, palaging sinasabing may bukas pa. Bakit ba nanay palaging sinasabi ng mahal na apo yung may bukas pa? Sa musmus po niyang isip, minsan po nahihirapan ko pong ipaliwanag sa kanya dahil siya nga po ay 5 taon pa lang. Pero mayroon pong pagkakataon na nasasabi ko sa kanya na yung may bukas, sabi ko, kung tayo anak ay, sabi ko, hindi naman kada mayroon tayong kailangan, mayroon tayo. Yun yung sinasabing may bukas, baka bukas maibigay niya, ngayon wala tayo. Sabi ko, kaya
Matalad ako, nasasabi ko, dahil sabi nga po sa inyo nang ako ay magising dito. Ilang taon po ako? 49 anyos po. Kaya po napakadali ng panahon. 4 na taon na po ako dito sa Divine sa October 30. Parang kailan lang po kaya masarap po sa dakong ito na dito mo nasisilayan, dito mo nakikita, dito mo nadadamaan na may Diyos na buhay. Isang mapagpalang gabi po sa magang ito. Kaya salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, kapatid. Napakabuti po ng Panginoon na sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Kunching ay napapadama po ng Ama ang pagmamahal niya sa atin sa pamamagitan po ng kanyang banal na salita. Tinatawagan ko naman po ang ating kapatid na mula po sa Nabotas, si kapatid na Charito Lacson. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na si Charito. Umaga po sa gabing ito. Nagulat po ako dati, hindi ko akala. Akala ko hindi po ako inilista ni Berheli. Masasabi ko lang po talaga na napakalaking hiwaga po talaga rito sa Divine Mercy dahil isang pagpapatunay ng asawa ko ay binuhay niya pa, binigyan niya ng second life. Dahil siguro po kung wala kami rito sa Divine Mercy o nasa amin kami, oo nga't nananalig kami, nagsisimba. Pero hindi po kasing bukas na nandito po kami. Kasi dito namin nakilala na may ama pala na tinatawag. Noon alam po namin, lahat nga po ng santo, pag ano, pinapahirang ko. Dahil dati po ako nagsisimba sa Baklaran. Sa Quiapo, lalo po nung magbuntis ako, saan-saan ako simbahan, St. Jude. Lahat po yata ng simbahan, nagagalugad ko pagbuntis ako. Dahil napakahina po talaga ng loob ko. Matatakotin po ako, kaming mag-asawa, kung saan, ano, pumupunta po ako. Noong matagal din po kaming, hindi po kami nakaka, ano, dasin, nalibang po kami, saan-saan kami napupunta. Yung sinasabi nga na pasyal-pasyal, kung saan. Nung mapupunta po kami rito, parang nawala na nga po kami ng ano na maglalayas, kung saan-saan na ano, dahil dito po nga kami napokus. Dito lang po ipinadama ng Panginoon